Hintayin lang po natin hanggang sa mag-confirm. Yun! Oh! Ganda! Wow! Nakita niyo yung camera natin? Systems startup completed. Wow! Access point preparing. Wow! What's up mga kaliwat, mapagpalang araw ulit po sa ating lahat. So sa araw na to, meron lang tayong isang produkto na i-install na naman dito sa bahay. So ito yung IP cam. So sa mga hindi pa po pala nakakaalam ng IP cam, ito yung camera na ikukunik lang po natin sa wifi. Nagsisave na rin siya, lagyan nyo lang ng memory card. Tapos at the same time makikita nyo po kahit saan kayo, kahit nasa abroad kayo, kahit nasa trabaho. So at least mamomonitor ninyo yung camera na to. So, ang gagawin nyo lang po para magre-record is lalagyan lang po natin siya ng memory card. So doon naman po sa CCTV yung sa mga bahay, hard disk naman po yun at may monitor. So ito ang gagawin nating monitor dito sa IP camera is yung mismong ating cellphone. Okay, so ito palang IP cam na nabili. Ang model po pala nito ay Q6 Pro. At nabili ko po pala ito sa ating seller na Apo Technology. Actually, napaka-bait po ng seller na ito. Lahat ng question mo, so sinasagot niya talaga. So itong mga magagandang seller, ano yung mga sumasagot talaga. In-order ko lang po ito noong Friday. So ngayon, Sunday nung umaga, dumating na po kaagad yung ating product. So ganun, pag responsive yung seller natin, agad-agad. Napiprepare din agad nila yung kanilang produkto na in-order natin. So tara, buksan muna natin tong IP cam na nabili natin at i-set up na rin po natin kung paano i-set up. So okay, natin unbox na natin. So doon sa sealer na to. So ito na yung produkto natin. Wow! Napakaganda ng camera na to. Okay, nakita nyo po itong butas na to. Yan. So dyan po yung ating pagpa-factory reset. Tapos ito po yung kanyang pin niya, yung pantusok para pag-reset. Yan, makikita ninyo. So yan po. So, tusukin niya lang po ito siguro mga 3 to 5 seconds. Okay, so yun yung purpose nito. Okay. So pag eject din pala, kung gusto ninyo i-eject o ilabas yung memory card, pag nasa nandito na, pindutin nyo lang po ulit yan. So pag insert, push nyo pa ilalim. Pag eject ninyo, pindutin nyo lang po pa ilalim. So ito. Okay, ito naman po yung kanyang barcode na kung mag-install kayo, pwede ninyo lagay ng barcode. Ito yung product code and ito naman yung login niya. Okay, ito naman yung ating warranty SIM. At dito naman po yung pinaka-bracket niya. Ito po yun. Ito po yung bracket. So, ito. Example, ito yung wall ninyo. Igaganon nyo lang. O kaya, nakaganyan. So, ganyan. I-drill ninyo, i-screw ninyo dyan, tapos pag once sa kalagay niya, so ito, ipipix na natin ng paganoon, okay? Ito naman yung sa kanyang audio pag nagsasalita kayo, example, sa wine mo yung anak mo. O kaya, example, may umakit sa bahay nyo, hindi nyo makilala, sigawan nyo lang dito. So dyan lalabas yung audio. And, meron din po itong mic. Yan, para sa mic na para kung... Yan, pwede mo kausapin yung anak mo. Yan, dyan. Dyan po papasok yung mic. So tara, configure natin. Okay, punta lang po kayo dito sa Play Store ninyo. At i-search nyo lang po yung V380 Pro. So ayan, V380 Pro. Yan. Okay, install natin. Actually, kung may scanner kayo, pwede nyo lang naman i-scan yan diretso. Yan. I-scan nyo lang tong barcode. Automatic yan. So, ayan. Waiting lang tayo sa installation. So, ayan. Na-install na natin. I-open lang natin. Okay. I have declared.
Okay, read nyo lang to. Read and agreed. Confirm. Yan, i-allow nyo lang to. Tapos, okay, saksak na natin yung ating camera. Yan. Okay. Sasalitayan ngayon. System is starting. Yun, narinig ninyo. System starting. Hintayin lang po natin hanggang sa mag-confirm. Yun. Oh. Ganda. Wow. Ah, nakita ninyo yung camera natin. System startup completed. Wow. Access point preparing. Wow. Okay, access ready daw. So, okay. Once na-install nyo na, so makikita nyo na yung ano nyo dito. Yung B380 Pro. Click nyo lang yan. And mag-register kayo. Yan. So, mag-register ka lang kayo dyan. Email address. So, mag-confirm yan sa email ninyo. So, ako, may account na ako. Magla-login ako direct. So, okay. Yan, account ko. So, pa-password nyo lang ako. Okay, pagkatapos ninyo login, ito yung makikita ninyo. So, X lang natin to. Tapos, yan na. So, ito yung, ano, meron akong device dati. Mag-a-add tayo ng device. So, patapos yung loading, click natin tong plus o add device. X lang natin to. Yan, scan QR. Or add camera. So, scan QR tayo kasi may QR code naman tong ating camera. Okay. Scan lang natin to. Likuran niya. Yan. Automatic niya. Didigit. Okay. So, pag once na-scan na, pasok kayo dito sa smart wifi camera. IP hotspot. Okay. Ano niya lang to while using this app. Tapos, yun, pagka-connectin nyo, so i-connect na natin siya dito sa ating wifi. Okay, so dapat alam ninyo yung wifi ninyo, wag dyan. Ito po yung aking wifi. Okay, so password lang ko lang yung password ng aking wifi. So okay, once na ilagay nyo ng password ninyo, pindutin nyo lang tong connect to IP hotspot. I know. Ayan. Connected na tayo sa ating internet. So, once na-enter nyo yung password, magaganyan siya. At maririnig ninyo sa camera ninyo na wifi connecting. Okay, antayin nyo lang yan hanggang sa magsabing wifi connected. Ayan, naririnig po ninyo. Nagsasalita yung camera wifi connected. So, okay na. Connected na yan sa wifi. So, antayin lang natin tong device. Mag-connect. So ayan, pagkatapos natin ma-enter yung password ng wifi natin, actually babalik ulit yun dun sa ano ninyo. So pag once na entry natin yung password dito doon, diba, add tayo ito, add tayo yan, scan QR code tayo yan. Pagka scan QR natin yan, so yun, pwede tayo dito sa wifi yung smart camera, click lang natin yan, tapos IP hotspot, tapos enter natin yung password nito, itong aking yung inyong ano wifi sa bahay. Take note lang na itong camera na to, hindi po ito supported ng 5G ninyo, so kung ang router ninyo ay 5G, hindi po ito makakakonnect. No. So, example ng mga 5G only yung mga globe na router natin. So, hindi yun activated. Merong ano doon na hindi activated. Pero pwede nyo naman yung ano na yun, router na ipa-admin para po yung 2G niya ma-ano na, ma-activate. So, ito. Once pagka-connect natin dito, yan, enter natin yung password ng wifi natin. Magko-connect, babalik ulit yan dito sa inyong dito, access ulit yan dito. Yan. So, hanapin nyo yung pangalan ng ano ninyo.
device ninyo dito. So, i-click nyo lang. Diretso na yun magkoconnect na mag-a-access na yun dito sa inyong B380. O kaya, so, meron ding ibang option sa pag-connect. Ito namang Wi-Fi Smart Link Connection. Login nyo lang dito Wi-Fi, password, tapos tsaka kayo mag-scan ng device. Yan, scan nyo lang yan. Lapit-lapit natin konti. Pwede naman din po yung ganyang option. So, next nyo lang. Yan, magkoconnect na yan. Yan. So, ganun lang. Una, i-add natin ito. Scan QR code. Scan natin yung device. Yan. Pagka-scan. Okay, mili lang kayo kung itong AP. Yan. Click Wi-Fi. O kaya, itong Wi-Fi Smart Link. Pag Wi-Fi Smart Link, ilalagay ninyo, manual ninyo ilalagay ang Wi-Fi name, password, at saka yung device ninyo, scan QR code nyo na lang. Yan. Pwede nyo rin i-type mismo yung device number. Ito po yung device number. Yan, product number. 5346, pwede nyo lang po yung data. 5346. Tapos 8523. So yun po yung device. So, next nyo lang. Automatic yan. Magkoconnecting. Antayin nyo na lang po yan hanggang sa magsasabi itong device ninyo na Wi-Fi connected. Okay. So ito na. Nakakonnect na tayo. Yan. Okay. So ayan yung ating camera. Okay. Harap natin. So kung gusto ninyo ibababa, click nyo lang itong pababa. Right, left, and up. So hanggang dyan nakikita ninyo. So malaki pala na iikot nito. Ito naman, itong function na to, kung gusto ninyong magsalita, okay, try natin magsalita. Hello. Hello. Yun. Hello. Hello. Oh, diba? Hmm. So ito naman, mayroon siyang replay. Yan. So magkakaroon lang kayo ng replay pag may memory card yung device ninyo. Ito naman pag maximize ninyo. Yan. Okay. So ngayon ikakabit na namin itong camera. Okay, doon po namin in-install. Naglagay na lang kami ng plywood. Tapos yung cord niya, so meron akong cord yung nakaraan, 3 meters yan, haba yan, so yun na lang yung pinundi. Ito naman po yung pinto namin, pinto na. Okay, Wi-Fi connected na raw. Okay, tingnan natin doon sa device natin kung connected na. So ayan na yung camera natin after natin ma-install. Ayan na. Okay, kikita ninyo kahit mga naglilugod kayo dyan na kita. Ayan. Okay na yung camera natin. So ganun lang. Hindi ko na naman tayong bagong dito sa bahay natin. Okay, I've become napamura lang po yan. 499 po. Nabili natin sa Lazada. Ilagay ko na lang din po yung description sa baba. Okay? Yan. So yun mga kaliwat, may bagong produkto na naman tayo dito sa bahay natin. So okay, pag-aralan lang natin kung paano install. So lahat po, nandyan na, binigay ko na po sa inyo kung paano mag-install. Okay, function kung paano. So ang kulang na lang po nito is memory card. Okay, sa mga hindi ba nag-subscribe, mag-subscribe na po kayo.